Paano kung sa North Korea ka nakatira? Umaga na naman. Kailangan mo nang gumising para magtrabaho o mag-aral, naligo ka na, nagsipilyo at kumain ng agahan. Subalit may isang bagay na kakaiba sa araw na ito. Dahil sa kwento natin ngayon, hindi ka sa Pilipinas nakatira. Nakatira ka sa North Korea. Ano nga ba ang mangyayari sa iyo kung isa kang North Korean citizen? Pag-usapan natin. Katulad ng ibang bansa, may iba't ibang social class din ang mga tao sa North Korea. May mga mayayaman, may mga politiko na malapit sa supreme leader. At syempre, may mga mahihirap din na pinaparusahan ng gobyerno para sa kanilang paglabag o paglaban kay Kim Jong-un. Sa kwento natin, isa kang ordinaryong tao sa North Korea. Bata ka pa, alas 5 na ng umaga, kaya tumunog na ang radyo sa bahay niyo. Isa itong malakas na tunog na siyang magpapaalala sa pamilya mo na oras na para gumising. Kakaiba ang radyo na ito. Hindi mo ito pwedeng i-turn off. Pwede mong i-adjust ang volume pero hindi mo ito pwedeng patayin. Maliban sa mga pagtunog nito para sa daily reminders, buong araw rin itong nagpapakanta ng mga propaganda songs tungkol sa ganda at lakas ng North Korea. Pagising mo, kailangan mong lumabas agad sa bahay at pumunta sa isang group gathering sa iyong neighborhood. Karaniwan sa mga sumasali dito ay mga bata dahil ang kanilang ina ay nasa bahay at naghahanda ng kanilang agahan. Common ito sa North Korea. Kailangan mong sumali sa isang grupo at sabay kayong gagawa ng manual work. Malaki ang emphasis ng group activity sa North Korea at minsan ka lang nag-iisa. Kailangan niyong magwalis sa kalsada o manguha ng mga basura o magpunta sa train tracks upang durugin ang mga malalaking bato na posibleng makadamage sa trains na dadaan dito. Kung may baha sa may kalapit na lugar, kailangan niyo itong puntahan upang tulungan ng mga mamamayang apektado. Gagawin mo ito mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 o minsan kapag masyadong malamig, alas 6 hanggang alas 8. Pagkatapos ng 2 oras ng manual labor, uuwi na ang mga bata para kumain ng agahan. Dahil walang school bus sa North Korea, kailangan mo pang maglakad papunta sa eskwelahan kung saan nagsisimula ang klase mo ng alas 9. May 3 klase ka na tumatagal ng 45 minutes bawat isa. Bigla na namang tumunog yung bell o radyo upang ipaalam na lunch break na. Sa North Korea, walang cafeteria o anumang lugar na mabibilihan mo ng pagkain sa eskwelahan. Kaya kung wala kang baon, hindi ka makakakain. Karamihan sa mga classmates mo ay may baon o kung wala naman, ay umuwi sa kanila para mananghalian. Dahil bago ka pa at hindi ka nakapagdala ng baon, uuwi ka muna para mananghalian. Alas 2 na, tapos na ang lunch break. Kung akala mo ay magsisimula na naman ang klase, dyan ka nagkakamali. Dahil sa North Korea, kalahati sa araw ng pag-aaral ay kailangan mong i-google sa manual labor. Tulad ng ginawa mo sa umaga, kailangan mong manguha ng basura sa mga kalsada. Kailangan mong magturog ng mga malalaking bato sa train tracks at iba pa. Matatapos ang manual labor pagsapit ng 6 p.m. Pwede ka nang umuwi sa oras na iyan. Weekend na, makakapagpahinga ka na rin at makakapaglaro sa labas. Gayunpaman, kailangan mo pa rin lumabas ng bahay ng maaga at sumama sa grupo upang magsagawa ng manual labors. Dahil wala na namang tubig, kailangan mo pang mag-igib ng tubig sa ilog upang may ipampaligo ka. Pagka-uwi mo sa inyo, nakahanda na ang iyong agahan at agad ka nang kumain. Kung inaakala mong pwede ka nang mag-chill pagkatapos, hindi pa. Kailangan mo pang pumunta sa iyong mga kapitbahay at kumatok sa kanilang mga pintuan upang manghingi ng pagkain. Oras na para mananghalian. Agad ka nang tumakbo papunta sa inyo para kumain. Pagkatapos mong kumain, dinala mo yung mga plato at kutsara mo sa ilog upang hugasan. Siya nga pala, kailangan mong magpunta sa ilog dahil wala kayong tubig sa bahay. Ito na ang pinakahihintay mo. Pwede ka na makipaglaro kasama ang mga kaibigan mo. Tawagin mo na sila. Literal na tawag yung ibig sabihin ko. Kailangan mo pang isigaw yung pangalan nila. Dahil sa North Korea, marami sa mga ordinaryong tao doon ay walang cellphone, internet o kahit ano pang paraan na makakapag-communicate ka sa iyong mga kaibigan mula sa malayo. Kung hindi ka nila marinig, kailangan mo pang magpunta sa kanilang mga bahay. Ay, nakakapawis. Ilang oras ka rin naglaro kasama ang mga kaibigan mo. Kung akala mo ay tapos na ang araw mo, dyan ka nagkakamali. Naalala mo ba yung pet mong rabbit? Siyempre, kailangan mong pakainin yun. Kaya naman, kasama ng mga kaibigan mo, nagpunta ka sa mga kalapit na bundok. Doon ay nanguha ka ng mga damo at iba pang pwedeng makain ng mga hayop sa inyo.
Nagmamadali ka ng umuwi pagkatapos dahil tumunog na yung reminder na kailangan nyo ng lahat pumasok ng bahay. Karamihan sa itinuturo sa iyong klase ay mga kwento tungkol sa napakagandang history ng North Korea. Kung paano nilabanan ng mga dati nyong pinuno ang mga masasamang tao na gusto kayong ipahamak. Kung gaano kalakas sa mga dating pinuno nyo. Siyempre, tinuturo din kung gaano kasama at kadelikado ang mga Amerikano. Sila ang kalaban. Malaki ka na pero hindi pa rin ganoon kaiba ang araw-araw na buhay mo. Kailangan mong magpunta sa Assembled Works sa umaga kung saan sasali ka sa isang grupo upang magtrabaho. Gayunpaman, marami sa mga lalaki ang umiinom o naglalaro ng cards kasama ang grupo kung wala ng trabaho at naghihintay na lang dumating ang hapon at pwede na silang umuwi. Habang nasa trabaho ang mga lalaki, ang kanila namang mga asawa ay naghahanap ng paraan upang kumita. Hindi nagbibigay ng anumang ayuda o mga assistance ang gobyerno. Pagkatapos nila maglinis ng bahay at maghatid sa kanilang mga anak sa eskwelahan, pumupunta sila sa black market upang makipag-trade sa iba din na nandoon. Pagka-uwi mo sa bahay, kailangan mong kumain bago pa sumapit ng 8 p.m. Hindi 24 hours ang kuryente nyo, kaya bago mawala ito, kailangang tapos na kayong kumain at nasa higaan na. Bakit hindi na lang gumamit ng kandila? Okay lang naman ah, parang brown out lang din sa Pilipinas, di ba? Diyan ka nagkakamali. Sa North Korea, ang paggamit ng kandila ay isang luxury. Sobrang mahal nito sa Hermit Kingdom na marami sa mga ordinaryong North Koreans ang hindi kayang bumili nito. Siyempre, dahil walang job opportunities, mas pipiliin na lang ibili ng pagkain ng konting pera mo kaysa sa kandila. Mas malala pa ang sitwasyon kung winter sa North Korea. Kailangan mong kumain ng hapunan bago sumapit ang alas 5 at humiga na pagdating ng alas 6. Habang nasa kwarto, nagtataka ka kung bakit marami sa mga kapitbahay mo ang nakatingin sa langit. Siguro hinihiling nilang gumanda ang sitwasyon nila. Posible din, pero ang pinakamalaking rason nito ay para matansya kung ano ang magiging panahon bukas. Sa North Korea, hindi ka ina-update ng gobyerno tungkol sa weather. Tinitingnan ng mga kapitbahay mo kung marami bang bituin sa ulap. Kung marami, ibig sabihin noon ay magiging maaraw bukas at kung wala naman ay posibleng umulan. Ngayong taga North Korea ka na, kailangan mo nang matuto ng ganyan. Umaga na, kailangan mo nang gumising. Buti na lang video lang ito at imagination lang yun na nakatira ka sa North Korea. Kaya kung ano yung ini-enjoy mo dyan na wala sa North Korea, magpasalamat ka na. Buti na lang talaga, di ka taga North Korea. Pero ngayong alam mo na kung ano ang buhay doon, kaya mo kayang manirahan sa North Korea? Maliban sa hirap ng buhay, marami pang mga kakaibang batas sa North Korea na siguradong hindi mo kakayanin. Kaya laging pahalagahan ang kalayaan at mga oportunidad na meron tayo sa ating sariling bansa. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.